Kaugnay po sa pagpapabalik sa bansa ni dating Bambantanlak Mayor Alice Guo mula Indonesia, makaparayan po natin si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga, Dana. Good morning. Good morning, Egan. Ano-ano ba yung mga prosesong isasagawa kay Alice Guo bago siya maibalik sa Pilipinas? Well, tingin natin magiging similar ito doon sa proseso na pinagdaanan ni Sheila Guo, yung kanyang alleged na kapatid, at ni Cassandra Leong. Ang difference lang ngayon, Egan, unlike yung doon sa dalawa, before kasi ang naka-intercept sa kanila is Indonesian immigration. Kaya agad-agad po silang naibalik. They were attempting to cross border from Indonesia to Singapore, kaya na-intercept po sila ng immigration doon. Opo. But this time, itong si Alice, ang nakahuli na po sa kanya is yung Indonesian police. So there is a turnover pa from the police to immigration, before she is going to be sent back to the Philippines. Mm-hmm. Nabanggit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magiging pahirapan yung pagpapauwi kay Guo. Ano tingin dito ng immigration? We're hoping po that will not be the case. Maayos naman pong kausap yung Indonesian counterparts natin. Okay. They've been very, very helpful, and they pledged po na ito ay matapos at maibalik po itong si Mayor Alice Guo. Even yung kanyang kapatid, si yung kapatid niyang lalaki ay si kasama rin sa si Wesley. Yun po ay kasama din sa mga minomonitor nila at gusto rin nilang maibalik agad. Okay. Yung ulat ng ilang Indonesian news websites, no? Parang palit ulo, hinihingi umano ng Indonesia turnover muna ng Pilipinas si Australian Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted and drug suspect po sa Indonesia, kapalit ni Guo. Ito ba'y kumpirmadong government policy, at anong magiging reaction dito ng ating immigration? Personally, wala po akong knowledge dito sa story na ito. Siguro kuha tayo ng more information doon sa ating mga tauhan on the ground. Pero parang wala po akong narinig na ganitong on the table. Pero may ganyan bang kalakaran, palit ulo? Wala po, kasi yung regular process po, if there is a deportation proceedings, yung individual po ang tinitingnan natin. Kasi baka makahadlang pa yan, no? Makadulot pa ng pagbagal ng pagbalik dito ni Alice Guo. Mm-hmm. We're hoping po that it's not the case naman. So far po, wala po akong naririnig na ganito pong mga usapan on the ground. Okay. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi, mamdana na heads will roll, ano? At sa Bureau of Immigration ba, kayo ba'y nagsagawa ng sarili investigasyon kung may kasabwat sa illegal na paglabas ng bansa si Alice Guo at kanyang mga kasama? Yes, ongoing po yung ating investigation, and we support po the President dito sa kagustuhan ng national government na mahanap at mahuli po kung sino man yung tumulong dito kay Mayor Alice Guo. Kasi sa tingin din po natin, imposible na walang tumulong sa kanya para makapuslit po siya ng bansa. Mm-hmm. Because what she did was very hard. Napaka-challenging nun logistically to, kung tama yung sinasabi ni Sheila, ano, to look for a private resort that will accommodate them, to book 3 boats or maghanap po ng mga kontak para sa 3 iba't ibang bangka. Opo. Napakahirap po niyan. So kinakailangan po niya ng maraming kausap, maaring may tumulong sa kanila. Mm-hmm. At yun po ang gusto nating malaman, whether it be from immigration or from other government agencies or from the private sector. That's also what we want to know para mabigyan po ng kalinawan itong kasong ito. Okay. Kasi kung totoo po na sa isa siyang pribadong resort umalis, ay mukhang kailangan po malaman kung sino yung mga tumulong sa kanya. And yung pagbalik po ni Mayor Alice Guo will kumbaga shed light to so many questions na meron tayo ngayon. Okay, sa proseso lang, balikan ko, no? So wala pa tayong katiyakan na maibabalik siya ngayong hapon tulad ng sinasabi ng ilan. Ayoko po muna sigurong magsabi ng specific date and time because hindi pa po nagko-confirm yung counterparts natin in Indonesia. But yung mga tauhan natin doon ay in place na po, ready to accept her and assist her return and ensure her safe return to the Philippines. Okay. Maraming salamat, Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ingat po. Salamat po. Magandang umaga.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.